Si Mina Pahela, relihiyoso, may mabuting puso at umiikot ang buhay sa paglilingkod sa kanyang church at sa kanyang kapwa. Isa siyang Pilipino na matagal nang naninirahan sa Amerika. Nangarap siya, nagsikay, at pagkatapos ng mahigit 2 dekada ay ginantimpalaan ng magandang kapalaran. Naabot ni Mina ang tugatog ng kanyang mga pangarap. Mula siya sa mahirap na pamilya sa Pilipinas. Nakipagsapala rin siya at nag-abroad. At ngayon ay naabot na niya ang tinatawag ng marami na American Dream. Napakayaman na ni Mina. Isa siyang matagumpay na negosyante na nagmamay-ari ng iba't ibang negosyo at karamihan ay sa real estate. Nakatira si Mina sa isang malaking bahay sa Pleasant Grove sa Utah. Ang Pleasant Grove ay isang payapang komunidad na ang halos lahat ng nakatira ay kaanib ng kanilang simbahan na Latter-day Saints. Kaya naman, bilang pagbabalik sa biyayang natatanggap ay buhos din siya sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kung wala siya sa kanyang opisina ay matatagpuan siya madalas sa kanilang simbahan, nagpapakain at nagvo-volunteer sa mga gawaing pangsimbahan. Bihira ang hindi nakakakilala kay Mina sa kanilang lugar. Napakabait kasi nito at matulungin at kahit kilalang mayaman ay napakasimple pa rin ng kanyang pamumuhay. Pero noong isang araw ng April 2001, isang tawag sa telepono ang natanggap ng mga pulis. May isang babae ang naiwang parang natutulog sa loob ng kanyang kotse na nakapark sa isang parking lot at nakatalakbong pa ng blanket. Nag-aalala ang concerned citizen na nag-report na baka inatake ito at nag-iisa. Nang dumating ang mga pulis at buksan nila ang kotse, akala din nila ay natutulog lang ang babae. Pero nung kanilang siyasatin at tanggalin ang nakakover ditong blanket, ay nakita nila na may tama ito ng punglo, kaya siguro ito may takip na blanket. Nakilala nila ang babae na si Mina Pahela. Nagsiyasat ang mga pulis sa loob ng kanyang kotse. Kilalang mayaman si Mina, pero wala namang indikasyon na pinagnakawan ito. Wala naman itong nawawalang gamit, pero nakakita sila ng mga papeles na nakapatong sa ibabaw ng driver's seat at isang basahan na nakasuksok pa sa tangke ng gas. Tila ba tinangka ng salarin na silaban ang kotse kasama ang biktima, pero hindi nagdire-diretso ang apoy. Naging isa itong palaisipan sa mga otoridad. Napakatahimik kasi ng Pleasant Grove. Wala masyadong krimeng nagaganap doon at kung meron man, mga mumunting kaso lang ng pagnanakaw. Nagtanong-tanong sila sa mga miyembro ng Latter-day Saints na kinaaaniba ni Mina at napag-alaman nila na mabuti itong tao at napaka matulungin. Kaya wala silang alam na taong pwedeng magalit dito. Naisip ng mga pulis na baka ang kanyang asawa, pero nasa Pilipinas ang mister ni Mina at hindi kailanman nakarating ng Amerika. Pero napag-alaman nila na may isang anak ito at nakatira sa ibang state. Hindi kaya posibleng ang kanyang anak ang may kinalaman sa nangyari sa kanya. Mga kopya kasi ng last will documents ang nakita nilang mga papel sa kotse nito. Marami na silang kasong hinawakan tulad nito. Iniligpit ang kapamilya sa ngalan ng pera. Kapag nawala si Mina, syempre sa anak niya mapupunta ang lahat ng kanyang pera at mga naipundar. Sinadya ng mga pulis ang anak nito at ibinalita ang sinapit ni Mina. Nagulat ang kanyang anak sa kanilang ibinalita. Patay na pala ang kanyang ina. Ayon sa anak nito, hindi sila close ng kanyang ina at ilang taon na din silang walang komunikasyon. Tinanong siya ng mga pulis kung may kinalaman siya sa pagkamatay nito at kung nasaan siya nang maganap ang krimen. Sinabi ng kanyang anak na may samaan sila ng loob at hindi nag-iimikan. Pero iginiit nito na hindi niya paarpatayin ang sariling ina at nasa bahay siya na mangyari ang krimen. Hindi niya yun magagawa. Sinabi pa nito na labis ang kanyang kalungkutan dahil pumanaw ang kanyang ina nang hindi man lang sila nagkakaunawaan. Sinabi din itong willing siyang makipagtulungan sa mga pulis para sa agarang paglutas ng kaso at nang mahuli ang salarin. Nakita naman ng mga pulis na sinsero ang kalungkutan ng anak ni Mina at pumasa din ito sa lie detector test, kaya inalis na nila ito sa listahan ng kanilang posibleng salarin. Ayon pa sa ibang nakapanayam nilang kaibigan ni Mina, sinasabi nilang mabait ito sobra, pero tahimik at
at malihim. Hindi ito masyadong nagkukwento tungkol sa kanyang buhay o sa kanyang pamilya at mag-isa lang din itong nakatira sa kanyang bahay. Natuklasan din ng mga investigador kung gaano talaga kayaman si Mina. Madami itong negosyo na nagkalat sa bayan ng Utah. Meron siyang rental properties, commercial real estate at exclusive retirement condominiums. Ang sumunod naman nilang pinagtuunan ng pansin ay ang mga empleyado ni Mina. Nagtanong-tanong sila, baka may empleyado itong may lihim na galit sa kanya. Pero lahat sila ay nagpakita ng labis na kalungkutan sa sinapit ng kanilang amo, lalo na ang isang partikular na empleyado na nagngangalang Kerry Faye Brown. Siya ang pinaka-apektado at pinaka-nagpakita ng labis na kalungkutan sa lahat. Si Kerry ang pinagkakatiwalaan ni Mina sa kanyang mga negosyo at kanyang kanang kamay. Ayon sa kanya, si Mina ang kumupkop sa kanya nang siya'y dumating sa Pleasant Grove. Walang-wala siya ng mga panahong yun at maraming problema. On and off ang relasyon niya sa kanyang boyfriend at gusto na niya itong iwasan. Na hindi naman nangyari dahil patuloy pa rin siya nitong pinupuntahan sa kanyang tinitirhan. Binigyan siya ni Mina ng trabaho at nang mabuntis siya ng kanyang nobyo, pinatira siya nito sa kanyang bahay at sinuportahan ang kanyang pagbubuntis. Itinurong siya nitong parang kanyang tunay na anak, kaya ganoon na lang ang kanyang kalungkutan nang pumanaw ito. Nang tinanong ng mga investigador si Kerry kung may posible bang tao na galit kay Mina at pwedeng gumawa ng masama sa kanya, sinabi nito na may itinatagong lihim si Mina. Tinanong nila ito kung ano naman ang lihim na yun at ano ang koneksyon sa kanyang pagkasawi. Sa patuloy na pagkukwento ni Kerry, sinabi nitong may cancer si Mina at may taning na ang buhay. Nang unang malaman ni Mina ang kanyang malubhang karamdaman, kinausap siya nito ng masinsinan at hiniling nito sa kanya na doon na siya sa bahay niya tumira para hindi siya nag-iisa at may makasama siya sa mga pagpunta-punta niya sa kanyang doktor. Sa kanyang bahay ay wala siyang aalalahanin, lahat ay libre siya. Pinayuhan pa siya nito nang siya'y mabuntis na iwanan na ng tuluyan ang kanyang mapang-abusong boyfriend at ituon na lang ang sarili sa pag-aalaga sa kanyang magiging anak. Pumayag naman siya at doon na nga siya tumira at mas lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Alam ni Mina ang kanyang mga problema at ganoon din naman siya sa kanya. Pareho silang nakatagpo ng karamay sa isa't isa at magmula noon nagturingan silang parang mag-ina. Kaya lang, sabi ni Kerry, hindi ito ikinatuwa ng anak ni Mina. Nagalit ito ng gusto sa kanyang ina nang pinatira siya nito sa kanyang bahay at ipagkatiwala pa sa kanya ang kanyang mga negosyo. Parang sa mga kwento ni Kerry, ipinahihiwatig nito na maaaring ang anak ni Mina ang nagligpit sa kanya. Kaya din siguro may nakita silang kopya ng mga last will documents sa kotse. Maaaring pinag-iisipan ni Mina na baguhin ang kanyang tagapagmana dahil hindi naman sila magkaigay ng kanyang anak at ito'y nangangahulugang kay Kerry mapupunta ang lahat ng kanyang naipundan na kayamanan. Isang motibo para iligpit si Mina ng sariling anak. Pero kahit anong gawin nilang pagmamatsyag sa anak ni Mina, wala silang makitang matibay na ebidensya na talagang magtuturo dito. Hanggang sa nakatanggap ang mga pulis ng tawag mula sa bangko ni Mina. Ayon sa pamunuan ng bangko, marami sa mga cheque ni Mina ang nagsitalbugan. Si Kerry ang administrator ni Mina at nang kanilang i-check ang accounting records ng kumpanya, natuklasan nila na pinaiikot-ikot ni Kerry ang mga lista ng pera. Sa kanyang mga ginawang records, binayaran naman niya ang mga obligasyon ng kumpanya pero ang pera ay dumidiretso sa kanyang personal bank account. Ninanakawan ni Kerry si Mina. Masyado siya nagtiwala dito at palagay ang loob na pati ang kanyang pera ay ipinahawak niya dito. Umabot sa mahigit $30,000 ang nakurakot ni Kerry kay Mina. Napag-alaman din ng mga pulis na habang nasa ospital si Kerry at bagong panganak, ilang katransaksyon ni Mina ang tumawag dito at naniningil na ikinagulat nito ng gusto dahil ang alam niya on time na nababayaran ni Kerry ang mga ito. Dito na nila ipinokus ang kanilang investigasyon kay Kerry. Ngayon ay nalantad na kay Mina ang pagnanakaw sa kanya ng kanyang anak-anakan. Maaaring
Ipinaligpit ni Kerry sa kanyang boyfriend si Mina dahil siguradong isusuplong siya nito sa mga pulis at makukulong siya. Napag-alaman din kasi nila na isa ding pulis ang nobyo ni Kerry na nakaposte sa Arizona. At bilang pulis, may service firearm ito. Inimbitahan nila ito sa himpilan para tanungin, pero itinanggi nito na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Mina. Ganun pa man, kinumpiska nila ang kanyang baril at nag-undergo ito ng mga test. Nadiskubre nila na napakalinis ng baril, as in sobrang linis at mukhang maraming beses na pinalished. Pero nang kanilang silipin ang pinaka-barrel nito, may nakita silang mga maliliit na natuyong tilamsik ng dugo. Kumuha sila ng sample nito at ipinadala sa laboratorio at nagulat sila sa kanilang natuklosan. Dugo ni Mina ang na-recover nila mula sa baril na pag-aari ng boyfriend ni Kerry. Nagkakamansya ng dugo ang baril kapag ipinutok ito sa isang tao ng malapitan. Pinabalik nila ang boyfriend ni Kerry para muling tanungin. Ayon dito, minsan ay nawala ang kanyang baril habang tumutuloy siya sa bahay ni Kerry at nagtataka siya dahil basta na lang uling niya itong nakita sa dati niyang pinaglagyan. Dahil dito, pinuntahan ng mga pulis ang ospital kung saan nanganak si Kerry at doon napag-alaman nila na 2 araw lang itong tumigil sa ospital at agad na nagpa-discharge kahit labag sa utos ng kanyang doktor. Dapat ay 1 araw pa siya sa ospital mananatili para magpagaling. Pero agad itong lumabas at pumasok na sa opisina. Marahil, ang teorya ng mga pulis, chine-check nito ang mga records kung nabisto na ba siya ni Mina sa kanyang mga pang-uumit. At nang malamang wala na siyang kawala, kinuha ni Kerry ang baril ng kanyang boyfriend nung walang paalam at dito na niya iniligpit si Mina. At para walang ebidensya, tinangka niyang sunugin ng sasakyan kung saan nasa loob din ang kanyang amo. Hinalughog ng mga pulis ang bahay ni Kerry at nakumpirma nila ang kanilang hinala. Nakitaan nila ng gunpowder residue ang isinuot na coat ni Kerry. Ibig sabihin, nandun siya ng oras na mangyari ang krimen. Inaresto si Kerry sa pagpatay kay Mina Paella. Kinasuhan siya ng 2nd-degree murder at 2 counts of fraud. Nagplead siya ng not guilty at walang ipinakitang pagsisisi. Ayon pa kay Kerry, hindi siya nagsisisi dahil wala naman siyang dapat pagsisihan dahil hindi siya ang nagligpit kay Mina. Pero napatunayan siyang may sala at sinentensyahan ng 30 years sa kulungan. Noong 2021, matapos ang 15 years, ay napalaya si Kerry sa bisa ng parol. Sa kanyang naging parol hearing ay inamin na niya sa wakas ang ginawang krimen at sinabi pang nagawa lang niya ang lahat dahil sa pag-ibig sa kanyang boyfriend ng mga panahon yun. Ginamit niya ang nakukuhang pera mula kay Mina para gastusan ang dating nobyo para hindi siya nito iwan. Mabuting tao si Mina Paella. Pinakain niya sa kanyang palad ang isang taong sa tingin niya ay walang-wala at nangangailangan ng tulong. Huwad pala ito. Isa pala itong ahas na matapos niyang kupkupin ay nagawa pa siyang tuklawin. Bakit ganun? Kung minsan, mahirap maging mabuting tao.